Sa lahat ng kwento ng pagtakas sa kulungan sa YouTube Buddy ay ito na siguro ang pinakamaganda, pinakanakakabilib at hindi ka panipaniwala dahil hindi tulad ng mga naunang kwento ay dito sa videong ito ay sabay-sabay nating malalaman, makikita ang step by step, punto por punto ng mga pamamaraan at mga teknik kung paano nila malamission impossible na natakasan ang California Maximum Security Prison Cell. Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Ang video ng ito buddy ay inirid sa inyo ng kumpanyang 1xBet. Usong-uso ang mga online sugalan ngayon at pagdating sa lehitimo at magandang sports betting website ay 1xBet is the king. Sa totoo niyan ay may mangyayaring laban ang Brooklyn Nets at Lakers sa 26 kinabukasan buddy. At kung tatanungin ako kung sino ang bet ko sa dalawa ay Utah Jazz ako. Para naman sa mga taong maglalaan ng oras para mag-register gamit ang code na kaalaman at ang link na makikita sa ibaba ng video nito ay maaari kayong manalo ng up to 7,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Kung over 18 years old ka na buddy ay subukan mo na ito, libre lang naman. Malay mo, on to the video. Sa kwento natin ngayon buddy ay tatlo ang ating magiging bida. Inayeri, Jonathan at Sibak. Long story short buddy ay ang tatlong ito ay nakulong dahil sa iba't ibang uri ng kasamaan dito sa mundo. That being said, ay nasa inyong mga kamay kung mabibilib o maiinis kayo sa ating mga bida dahil may twist talaga namang unexpected ang ending ng ating istorya. Nangyari ang pagtakas buddy nitong 2016 lang, inilabas ng isang judge noon sa kaso ang video ng kanilang pagtakas. Nagsimula ang escape vlog ng tatlo na parang nagha-house tour si Nayeri. Dito makikita ang ilang mga selda at preso gamit ang inismuggle na cellphone. Sa susunod na clip naman ay muli nating makikita si Nayeri na nasa gilid ng isang air vent. Buddy, kung mapapansin ninyo sa video ay ang air vent ay nakadingit pa. Sinadya nilang hindi muna ito tanggalin para hindi mapansin ng mga gwardyang rumoronda ang plano nilang pagtakas. Nagsimula nang pumasok si Nayeri. Nang tuluyang makalusot buddy ay imbes na magmadaling umalis ay bumalik pa muna ito at nag thumbs up. Ang susunod naman na kailangan nilang takasan ay ang lugar na ito. Dito makikita natin na mayroong sobrang kapal na bakal na siyang nakaharang sa kanilang dadaanan at mapapaisip ka na lang talaga buddy ano kung paano nila ito malulusutan. Pero ang sagot dyan ay ito. Ang galing! Ang galing! Buddy, tulad ng air vent kanina ay maraming mga buwan ang inabot para tuluyang maputol nila ang mga bakal ng walang sinuman ang nakakaalam. Maya-maya pa ay gamit ang pinagbuhol-buhol na kumot ay naunang umakyat si Jonathan at nagpaiwan ng dalawa. Ang dahilan kung bakit sila nagpaiwan buddy ay well prison escape vlog ito at syempre kailangang meron tayong selfie. Buddy, sa itaas ang napili nilang escape route at nang makaakyat ay muli may bakal na naman na nakaharang ng walang ano-ano'y. Wow naman! Wow! Wow! Maraming mga buwan ang inabot para tuluyang maputol nila ang mga bakal ng walang sinuman ang nakakaalam. Ibig sabihin ay planadong planado ito, planchadong planchado na ang kanilang mga dadaanan at naghihintay na lang ng pinakamagandang tiyempo para gawin ang pagtakas. Pagkatapos nito ay tuluyan na silang nakalabas sa rooftop at imbes na magmadaling umalis ay nag-vlog at picture-picture muna ang tatlo. Kinabukasan, pagsikat ng araw ay gamit ang mahabang mga tali na kanilang pinagbuhol-buhol ay dumuusdos na sila pababa
at sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagsayang pa ng oras. Kumaripas sila ng takbo at matapos makalayo-layo sa kulungan ay nagnakaw sila ng cellphone at dito ka talaga mabibilib. Pakinggang mabuti, nagnakaw sila ng cellphone hindi para ibenta o tawagan ang mga mahal nila sa buhay kundi para mag-book ng Grab driver para ihatid sila papunta sa San Francisco. At habang naghihintay sila ng Grab driver ay what could be a better way to spend their time while waiting? Buddy, nag-beach muna ang tatlo. Kung nag-e-enjoy kayo sa ating kwento ay baka naman pwedeng paki-like ang video at i-share nyo na rin ito sa inyong mga kaibigan para lahat tayo ay hindi malamangan. Pagdating sa kaalaman, paki-comment din kung may mga topic suggestion kayo para sa ating susunod na episode. Maraming salamat po. Sa biyahe, maraming oras ang lumipas ay narating na nila ang San Francisco at ang pinakauna nilang ginawa pagdating dito ay mag-selfie sa tabi ng poste. Buddy, nag-travel vlog ang tatlong preso. Ganun sila katindi. At hindi pa tayo matatapos dahil nang makakuha sila ng panibagong getaway vehicle, isang puting van ay nag-ala what's inside my van vlog ang tatlo. This is our casa right now for the moment. This is our crib. Water. Yeah, all the basics. It's kind of bananas. No, we're not doing the crazy things they're saying. No. They're thirsty to catch us, we know that. And Friday night in San Francisco. Especially in-enjoy nila ang muling pagkakalaya, kaliwat kanan ang punta nila sa mga magagandang lugar ng San Francisco at kasabay nito ang kaliwat kanan ding pagnanakaw. Kaya naman 8 days mula nang makataka sila sa kulungan ay nahulo silang muli ng mga pulis. Ang dahilan ng kanilang pagkakahuli ay dahil sa panay nilang selfie sa iba't ibang lugar ng San Francisco at dahil din sa vlogging escapade ng tatlo. May mga taong namukaan sila dahil noon palang nag-iikot-ikot ang ating mga bida ay may nationwide manhunt na palang nangyayari at naipalabas na sa telebisyon ang kanilang mga muka. Nani? Yikes! Isang perpektong halimbawa ng kasabihang hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Anyway buddy, sana ay nag-enjoy kayo sa ating kwento at dyan na matatapos ang videong ito. Muli, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!